kayo'y asin ng sanlibutan, kayo'y ilaw ng sandaigdigan. Hindi na ho ito bago sa ating pandinig. Bata pa tayo, we're so very familiar with these words, the salt, the light of the earth. Imagine a world without salt and light. Parang hindi natin kayang isipin na ang bawat kinakain natin ay walang lasa. Ang hirap mamuhay sa kadiliman. At ito ang binabanggit ng Panginoon sa atin. Tayo daw ang asin. Tayo daw ang liwanag ng sanlibutan. Ang tanong, papaano tayo magiging tunay na asin? Papaano tayo magiging tunay na ilaw ng sanlibutan? Hayaan natin sa pamagitan ng banal na kasulatan, turuan tayo ng Panginoon. Di man tayo karapat-dapat maging asin at ilaw ng sandaigdigan. Palapakan natin ang Panginoon. Napakaraming pamamaraan, pero tatlo lang po ang aking pinili at siguradong ito'y makatutulong sa atin para maging konkretong asin at ilaw tayo ng mundo. First, unahin ang Diyos. Sa tuwi-tuwi na lagi, God first. Ang dami nating gawain, ang daming nakapila sa ating mga gagawin, trabaho, isipin, pangarap, pagustuhan sa buhay. Pero first, lagi ang Panginoon. Ako'y natutuwa sapagkat automatic, hindi kumpleto ang linggo, ang buong isang linggo na hindi tayo papasok ng simbahan, sisimba at magdadasal. Bakit? Dahil malinaw sa atin, uunahin lagi ang poong may kapal. Palapakan natin ang bawat isa. Pangalawa, magmahal ng lubos. Upang maging asin at ilaw, then love. At kung ikay magmamahal, itodo na natin. Lubos-lubos na ika nga. Tamang-tama ngayon, buwan ng Pebrero, buwan ng mga puso, buwan ng pag-ibig. Kaya ngayon ho, bawal po ang may kaaway. Bawal ang masungit. Bawal ang nakanguso. Oh, misa naman ay layong-layo pa talaga ang uso ay hanggang doon sa kapitbahay eh. Buwan ngayon na mga puso, hindi ng nguso. Bagamat marami ang nguso ay pulang-pula, ay kitang-kita ko naman. Pero dapat ang ula ay ang puso. Mahirap po pag laging galit. Mahirap pag laging may kaaway. Gusto nating maging maligaya ang buhay na ito? Then love. Love is the key for us to be happy. Ito dumiramdam natin eh. Ang maliligayang tao, yung mga mapagmahal, yung caring and loving persons, yun po. Pero yung mga taong laging may kaaway, laging iyamot, laging reklamo, hindi yan liligaya. Paano magiging asin at ilaw yan? Lagi ang gusto ay may away. Kontrabida doon, kontrabida dito. Huwag. Asin at ilaw tayo ng mundo. Palapakan natin ng mga taong nagmamahal. Kaya, paalaala, pag-ibig, pagmamahal. Ako huwi ko ni, inis na, then self-control. Sa halip na iyong sakaling, ay huwag naman. Gusto mo ng sampalin, huwag naman. May mga ganyan ho talaga eh. Purify your heart.
pakalmahin ang puso. Ang sarap pag ang puso mapagmahal. Pangatlo, at ito'y laging binabanggit sa atin at paalaala, asin at ilaw, bilangin ang biyaya at ibahagi sa kapwa. Ang ibig lang sabihin nito, bawal ang madamot. Daming-daming biyaya, damot na damot naman. Ay ang sabi sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, feed hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, shelter the homeless. Ang daming pwede nating gawin. Marami ho ngayon ay stress, naghihirap. Dito na lamang sa Western Batangas, bigla-bigla namang sinarahan ang asukorera ng Nasugbo, ay halos lahat ng bayan dito ay apektado. Dito na lang sa Taal, pag-ikot ng isang ligot ng kahapot kanina, ang daming truck ng tubo ay di nasa parking laang. Kawawa ho yung mga tao. Kawawa yung mga umaasa sa mga pananim. Mabuti ang ilang sa atin, okay lang. Pero may mga tao, may kababayan tayong isang kahig, isang tuka. Naghihirap. Hindi lang pagkain, naghihirap ang kalooban. Naghihirap ang pakiramdam. We need to help the needy, the lost, the least, and the last. Palabakan natin ang Panginoon na laging tumutulong sa atin. Ang ibig lang sabihin nito, huwag maging manhid. Paano tayo magiging ilaw? Paano tayo magiging salt, asin ng sanlibutan? Kung wala tayong pakinabang, wala tayong pagpapahalaga sa iba, pag wala tayong silbi. Mahirap po pag natawagang, ay wala ka namang silbi. Nalalako ho tuloy yung mag-asawa. Gutom na gutom. Honey, katanghali ang tapat, kaya pala ako gutom na gutom na. Ay tayo kumain sa restaurant. Napadaan sa isang restaurant, ang ganda-ganda ng tarpaulin. Tarpaulin pa lamang. Nagiging may mga tarpaulin naroon lahat ng mga pagkain. Nakakatakam. O naroon na ang mga lechon, ang mga crispy pata. O kasarap na re. Bumungad sa kanila yung isang waitress. Naku, tagalaga namang make-up na make-up pala ang ay parang kaldereta na. Ano ha? Pagkasabi, Ma'am, Sir, dito po kayo. Pinakamasarap ang aming pagkain. O, takam na. O di po wili na ganda masarap na pagkain. Ang problema, nung tinikman nilang pagkain, ba't di walang lasa? Nakaranas ka ho kayong kumain at gutom, ngunit walang lasa. O kahirap noon. Ining, bakit ka lahat ng rin walang lasa? Aba, huwag niyo ako isisihin, ako'y taga-sablaan. Eh siya, ganito na lamang, Ining. Meron ka kayong asin? Wala po. Bitchin? Wala po. Toyo? Wala po. Ketchup? Wala po. Kalamansi? Wala po. Silbi? Wala din po. Silbi? Wala. Lahat na hiningi, eh di walang silbi? Minsan sa buhay natin, gayaan, tingnan natin, tanungin natin ang ating sarili. Pagka tayo nariyan at wala, pareho din. Kapag pareho din, there's something wrong. Pag hindi na tayo hinahanap, kasi baka wala na tayong silbi, wala na tayong pakialam sa iba. Kasi minsan ang sinasabi ng marami, basta't ako'y okay, bahala na kayo sa buhay nyo. Wala akong pake. That's not right. That is morally wrong. Ang isang Katoliko Kristiyano, nagmamalasakit, tumutulong. Yan ang pagiging asin. Yan ang pagiging ilaw. Kapag wala ka ng silbi at hindi ka na nagpapahalaga sa iba, may problema tayo. Minamahal kong mga kapatid, let's pray for one another. Mahirap po ang maging asin. Mahirap ang maging ilaw. Pero ito po yung hamon sa atin. Ang magang asin at ilaw,
tatlong bagay. Sama-sama nating pagsikapan. Unahin ang Diyos. Magmahal ng lubos at bilangin ang biyaya at itulong ibahagi sa kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.